Pero ang problema ko, nilagyan ng wax yung gulong ko. Ayun o, nilagyan ng wax. So medyo madulas, harap likod. Ayun o, nilagyan ng wax, harap likod. Ayun o. Hindi siya siguro aware at late ko na din nakita eh. Hey, what's up mga parkers? So yun na nga, no? It's been like 1 week since nung nakalabas ako ng hospital. And then nasa la Jasmine, mamaya gagamitin na natin si Jasmine. So ito si Rhonda and si Mia. So guys, it's been 1 week na since nung nakalabas ako ng hospital. So ngayon, ayan, bumalik na yung lakas ko. Nakapagsalita na ako na maayos. At yun, bigyan ko lang muna kayo ng brief, tawag dito, brief background sa kung anong mga nangyari. So yung napanood nyo na last video, yung nagdaang kalikasan ride kami, yung ride na yun, nag-umpisa na ako magkasakit noon mga pare ko. Actually 2 days before yun, may nararamdaman na ako. So parang naging 12 days na magmula ngayon na meron ako nararamdaman. Pero ngayon doing good, doing great na ako ngayon. Medyo malakas na ako. Ang nangyari kasi noon, nung time na nag-vlog ako ng daang kalikasan, masama na pakiramdam ko, sobrang sama na. At from that day, nung gabi na yon, grabe, doon na ako nag-umpisang nialagnat na ako ng sobrang taas. Tapos, taas na ng pag-infection sa dugo ko. Hindi na ako makalakad, hindi na ako makatayo, hindi na rin ako makaupo. So, yun, nagpatuloy yon and all that. So, dalawang beses ako napabalik-balik ng ospital. Pangalawang beses, doon nalaman yung tunay kong sakit. Which is, nagkaroon ako ng bukol na kailangan tanggalin. Yun ang nagkukos ng infection sa dugo ko. And yun, pagkalabas namin ng ospital, 1 week. Wait lang. 1 week guys, 1 week akong andito lang sa sala. Dito lang ako. Actually, inalis namin itong gitna kasi dito ako nagpapahinga. Dito tumakbo yung buong isang linggo ko, dito ako nagpahinga. Dito ako nagpalakas guys. So, andito na rin malapit dito yung mga kailangan ko sa paglinis ng sugat, yung mga gamot ko, and ay, sumisirip ng kakape. So, ngayon, pupunta kami ng ospital at follow-up check-up ko na lang. So, tignan natin kung anong mangyayari, anong siste. So, medyo okay naman yung pakaramdam ko. Yung sugat ko medyo okay naman na nag-flattened out na. So, try natin gamitin ngayon si Jasmine, no? So, yung iba, nagtataka, bagong opera ka boss, tapos bibigbike ka kaagad. Pero actually, ginamit ko na siya kahapon. Umikot kami ni Mr. Rev. Umikot na tayo kahapon. Umikot na kami kahapon, guys. Sinubukan ko lang naman kung kaya ko na. Kasi syempre, para hindi ko i-baby yung sakit ko. Alam niyo yun, nagigets niyo ba yun? So, ilang guys, doing good. Kunti-kunti, pabalik na tayo sa dati. Yung pagsasalita ko, okay na. Nakakalakad na ako ng maayos ng mag-isa. Pero yun nga lang, nangayayat tayo guys. Nangayayat tayo. Pero okay lang yun. May babalik natin yun sa mga pagkain. So, yun lang guys. Diretso na tayo kay Jasmine. At first time, gagamitin ko na siya ulit. Pakita ko na sa inyo saglit. Grabe guys, na-miss ko itong motor ko. Wow, na-miss ko yung tunog. Ay, grabe. Na-miss ko to sobra. Na-miss ko to. Wow, guys. Let's go. Wow. Naninibago ko, guys. Kasi, syempre, medyo mahina pa ako, guys. Di pa ako nag-fully recovered dun sa pagkaka-hospital ko, no, medyo hindi pa ako ganun kalakas totally, mga 75% sabihin na natin, kaya medyo nabibigatan ako sa motor, no, nabibigatan ako, tapos yun, parang nanibago ko sa power niya, parang lakas-lakas niya. So sa mga nagtatanong,
saan ba yung tahi ko, guys? Dito banda, alam niyo na kung saan yun. Basta sa maselang parte ng bahagi ng katawan ko, kaya medyo ayun, X-X muna tayo sa pagmumotor na ano, dahil sa maselang parte yun, no? Pero medyo okay naman na, guys. Wala naman akong nararamdaman. Nagpapasalamat ako kay Miss Rev dahil nandyan siya yung mga panahong hindi ako makalakad, hindi ako makatayo, hindi ako makaupo. Laging inaalalayan niya ako sa pagtayo. Alam niyo na yun, paglilinis ng sugat ko. Siyempre, pag CR ako, hindi naman ako pwede tumayo. Kaya naka-diaper ako. Kaya hindi, parang ayoko na maulit, guys. Naka-diaper ako. Tapos yung experience ko pa dun sa operating room, ayoko na maulit yun. So, ayos lang. Parang ano, parang naging experience siya, kumbaga, na mas ingatan ko pa yung sarili ko sa mga susunod na panahon. Kaya pasalamat ko, laking pasalamat ko kay Miss Rev dahil andyan siya palagi, hindi niya akong iniwan, guys. Napaka-supportive. Alam niyo yun, siya yung kumikilos lahat. Siya yung bumibili ng mga gamot. Siya yung nag-aayos ng mga papel. Basta, hanap kayo, mga pare ko, yung ano, hindi lang basta babak ride, yung sasamahan kayo sa hirap at ginahawa, sa lakas at sa panghihina. Yun lang, guys. Sobrang proud ako kay Mr. Rev dito sa nangyari sa akin. Dami ko natutunan, promise. Okay, mga pare ko, sandito na tayo sa ospital at babalitaan ko na lang kayo ulit mamaya, guys, no? Okay. Nandito tayo ngayon sa may rest, parang to? Rest area ng car wash. So, ayun si Jasmine sa baba. Tapos na siya at napainit na din, no? So, nanggaling na rin kami ng ospital. Okay na rin, mga pare ko, eh. Magkakaroon na lang ako ng extension ng isang linggo na gamutan. Pero, all goods na. Si Jasmine. Hey, boss, thank you. Pinaka-rush na rin natin si Jasmine dahil yun nga, bago pa man ako magkasakit, di ba, nakita nyo naman, nabutas yung gulong, naging busy ako. So almost 1 month siyang hindi naligo. So ngayon, pambawi natin sa kanya. So always treat your bike as yourself, mga pare ko, dahil magre-reflect ang pag-aalaga mo sa sarili mo kung paano mo inaalagaan yung mga gamit mo or mga sasakyan mo. So yun lang, nakakatuwa dahil medyo umu-okay na tayo at yun, nakabawi na rin tayo sa motor natin kahit pa paano. Wait lang. Padan po. Thank you. Nako, paano ako dito? Ah, pwede na dito siguro. Ito lang problema ko. Nilagyan ng wax yung gulong ko. Ayun, no? Nilagyan ng wax. So medyo madulas. Harap likod. Ayun, no? Nilagyan ng wax. Harap likod. Ayun, no? Hindi siya siguro aware. At light ko na din nakita, eh. So di bali, goods yan. Papatuyo na lang muna natin. Total, di ko naman muna gagamit-gamitin, eh. So, dito tayo sa lilim. Yun lang, mga pare ko, eh. Sa mga naganap sa akin dyan, sa mga hinahanap ako, wala, matagal ako nawala, eh yun ang rason. Ako po ay naoperahan. So sana supportan nyo pa rin ako kahit ito, nagpapagaling pa ako. Hindi pa ako masyadong makabiyahe. So
yun, follow nyo ako sa Facebook. Doon ako madalas mag-upload sa mga nakalam na nanooperan ako. At wala akong upload eh, sila yung mga nasa Facebook. Nalaman nila kaagad dahil doon. So, yun ang mga pare ko. Medyo hinihingal na ako. Maraming salamat sa panonood mo. Sana eh, kahit pa paano nag-enjoy ka. As always, like, share, subscribe. And I hope to see you on the next one. And I will be ending this video. 3, 2, 1. Maraming salamat sa panonood mga pare ko. Thank you. Namiss ko kayong lahat guys. Namiss ko kayo. Nakabalik na ako. No? Nakabalik na ako mga pare ko. Huwag kang mag-alala. Thank you guys. Thank you.